lang kami nitong August 31. Matapos dumaan ang mga sasakyan ito sa Mindanao City. Kitang-kita sa CCTV footage na biglang may mga nangyayari parang salapi. Ang mga motorista, kanya-kanya ng pulot ng pera. Ang perang nagliparan, tinatayang aabot daw ng kalahating milyong piso. Saan nanggaling ang mga perang ito? Nagsimula ang lahat ng si Marina, hindi niya tunay na pangalan, nakabenta ng sasakyan na halos kalahating milyong piso ang presyo. Binibigay ko talaga sa sekretaryo ko. Ang gabi hindi namin may lagay sa bangko, alas 5 na eh. Nagkayayahan po kami maghandaan at konting help lang. Pero kinagabihan, si Marina, nagka-lovers quarrel sila ng kanyang jowa. Umalis po siya para magpahangin dulot ng pag-aaway po namin. Sumunod naman po akong lumabas para tignan na din siya. Ang pag-uwi ni Marina, napansin niyang ang naintregang pera na halos kalahating milyong piso nawawala na. Hindi ko po maalala yung kung nasaan ko puli na pag yung bag. Agad siyang nag-report sa police station ng Tuguegarao City. May tumawag na number po sa akin. May nawawala ka bang gamit? Kasi may nakita kaming mga papel dito sa may kalsada. Agad namang chinek ng mga polis ang mga CCTV sa mga dinaanang lugar ni Marina. At nakita nila kung saan makikitang dumaan ang sasakyan ni Marina. Makalipas lang ang ilang minuto, sakto nang nakuna ng maglipat ng mga pera sa kalsada. Maya-maya lang, kanya-kanya nang pulot ang mga tao. Dito na naalala ni Marina ang lahat. Pagkalagay ko pala yung bag dito sa may taas, hindi ko na po namalayan na naka-open po yung mga window ko ng sasakyan. Sa mga nakapulot po ng mga pera, sana po ibalik na lang po nila. Ang isa sa nakita sa CCTV na nakapulot ng mga inilipat na pera, ang truck na ito. Itong Miyerkules, sa tulong ng PNP ng Tuguegarao, natuntun ang tatlong lalaki na nakunan ng CCTV. Ang mga lalaki sa video, mga garbage collector na sina Mark, Sander at Romeo. Ay pera, sabi ko lang sir, tapos magpulot na ako sir. Kahit sino namang tao sir, pupulotin yan pag nakita sir. After hindi, sabi ko lang nalaman, nagpipisbook ako at namukhaan ko yung logo ng sinipihan ko. Kinumpunta ko sila na kayo ito ako. Tulong ko sana na siyang pamilya. Susunod, nahanap din ang aming team ang iba pang mga CCTV footage. Nagulat ako, pero papalamitan. Ito na. Kamilan, may cheque pa, kaya doon na ako para hinabahan. Lord, time pa ito na may makatulong. Maipabalik pa kaya kinamanina ang mga nilipat na pera na aabot ng halos kalahating milyong piso? Umaasa po ako na sana mahanap po yung mga nawawalang pera. Susunod na! Halos kalahating milyong pisong inilipat sa kalsada sa Tuguegarao City. Ang mga nakapulot ng pera, natunto ng aming team. San. At paglilinaw nila. Pamihan ko lang tari, nagsalagyan ng pera sa nang pinigil nila sa akin, sir. Ilan ba ito? Sabi ko, sir. Kumuhan na po yung log ko nung nabalik na namin yung pera, sir. Malilinis po namin yung pangalan namin. Pinalik naman namin yung napulot namin. Lahat-lahat. Pero meron din sila ipinagtapat. Nandun po yung ano, tricycle records. Dun po sa ano, malapit sa nakalugan ng pera. Nakakuha ang aming team ng iba pang CCTV footage ng nangyari. Ang tinitignan ko, doon sa video ng tumas nila. Nagulat ako, meron pa palapit na. Ito na. Ang ilang na
sa CCTV. Natuntun din ang aming team. Pero yan, kanina, napansin namin may mga papel. Tapos, napansin ng anak ko. Mama, may cheque pa. Kaya doon na ako para minabahan. George, I'm thankful na may makatulong. Ngayon, naibalik ko na yung nagpapasalamat sila sa amin. Samantala, ang nakunang tricycle driver, report na rin ni Manila. Sa iba pang nakapulot sa pera ay maaaring pa rin yung asuhan ng TF2 Corp na ang pahalang maglalabas ng mga pwede maging sanksyon. Kung may konsensya man po siya, balik na lang po niya kung ano po yung nakuha niya.